scholars, and passed the night fasting, neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the dens of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God has sent his angel, and has shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before him, innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, forever they came at the bottom of the den. Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that we shall not be destroyed. And his dominion shall be even unto the end. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Why? So this Daniel prospered in the reign of Darius, in the reign of Cyrus the Persians. Pray, Lord, ma'am. Salamat sa inyong mga salita. Powerful, famous story about Daniel, Panginoon, paano siya niligtas sa mga lions, Panginoon, at even sa mga plot, Panginoon, sa mga wicked people, Panginoon. I pray, maintindihan po namin ito, Lord. Makita rin namin kung paano kayo nag-protect pagka may nanampalataya sa inyo. But another thing, Panginoon, yung mga batas na ginagawa, Panginoon, bigyan namin ng pansin na hindi po ito lahat ay nakakatulong, Panginoon. So, nawa, makita namin yung mga batas na susundin namin at mga hindi namin susundin ngayong hapon, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, title of this sermon, this afternoon, mga ba yun? Lay ko dyan. Dare to defy stupid laws. Dare to defy stupid laws. Sa Tagalog, pakailas yung echo. Yan. Pag sinabing dare, sabihin na ano dare? Sabihin na maging matapang ka, harapin mo. And dare to defy, pag sinabing defy, parang hindi ka magko-consent. Ibig sabihin, kahit sabihin nila, ganito ang gawin mo, ayaw mo. Maraming ganun. Defy. And then, of course, stupid laws, alam niyo. So, ginamitan natin modern, ano? Pero, may mga batas po na hindi maayos. May mga batas na maganda, nakakatulong. May mga batas na hindi. At ngayon, makikita natin to. So, medyo alam nyo na siguro, banggitan naman natin yung bakuna. No? Bakulang. So, kasi, yun talaga eh. Yan ang unang pumasok. Bukod sa sikat na po yung, ano, no, yung pag-deliver ng Panginoon dito kay Daniel, then of lion. So, iba, parang ayaw ng, ano eh, parang kwento lang sa mga bata. Kaya hindi tayo bata ngayon, pag-aaralan natin. Ganun. Kasi totoo yan. Amen? So, maraming pwede sabihin kasi dito, no? Dahan natin sa lahat siya kung kaya. So medyo late tayo nag-start. So 4:10 na. Alas 5 na tayo. Ano. Hindi, mga 4:30 to 5 ha. Okay lang. Mahaba yung ano, pero 28. Ayan. So again, last week, Daniel 5, ibang kingdom na po ito. Kung napansin nyo, no? So the Medes and the Persians. So last time, Babylon. Okay? Nebuchadnezzar, then si Belshazzar. Okay? Yung natako doon sa writing on the wall. Okay, doon tayo natapos last week.
Pero ngayon, iba na yung naumuno, pero si Daniel, buhay pa rin. Okay? So, ganun po naman niya. Para sa mga company lang, pag binili yung company, depende siya, makaalis ka, makapatay ka, patalsig ka, pero yung iba, nanatili. And madalas po ganun yun. Hindi naman kayo papatayin lahat kasi para nila patakbuhin yung another, yung this kingdom, kailangan pa rin nila yung mga tao doon. Ngayon, ganun naman yun eh. Yung mga interest naman ng mga hari-hari, kung sino mataas dyan, hindi naman patayin lahat ng tao. Madalas ay hindi, maging ano lang siya, mas mayaman, mas makapangyarihan. So may mga nananatili po, at lalo na yung mga taong kagamit-gamit, katulad ni Daniel. Okay, kaya po sa akin, it pleased Darius, ito po yung next king, to set over the kingdom 120 princes which should over the whole kingdom. So mga princes, mga rulers po yan. Parang governor, mayor, parang ganyan. So, bakit ginagawa yan? Para madaling patakbuhin yung kingdom. So, mga tinatayo nyo dyan, marurunong. Kaya sabi dito, hindi lang yung mga princes, may three president. So, sa atin nga, isang presidente lang isang nation. Pero dito, kasi laki ng kingdom yan. Empire po yan. Okay? Tinalo yung Babylon. Yung Babylon, marami nang nasakop yun eh. So, nung nag-take over sila, ang laki rin. So, kailangan ng mga rulers. So, andyan po si Daniel yung una. Nakikita niyo na yung structure nila, may mga princess. Pero si Daniel, napakataas niya. Eh nung last week, ano siya? Ganun na rin yung status niya, ang taas niya na eh. Okay? So that the princess might give accounts unto them and the king should have no damage. Ano siya yung no damage? So ganun po yan. Yung mga hari po, ganito lang po ngayon. Kasi kayo, magiging worker din kayo. Simple lang prinsipyo minsan sa trabaho. Okay? Pag ikaw binigyan ng trabaho, dapat kaya mong gawin yon hanggat maaari yung taong nagbigay sa'yo ng trabaho, ng katungkulan, gusto niya, wala na siyang pop. Hindi niya na po problemahin yan, okay? For example, si Pamela, binigyan ko, ikaw na, Pamela, bahala sa mga Bible, yung paglalagay ng label dyan, pagbibila ng soul winning. Pag binigay ko sa'yo yun, kung magaling ka, hindi ko na ulit iisipin yun. Okay, basta binigay ko na, basta ang kilala ko lang ito, tapos yung nasa kupa niya, alam ko na maganda yung pagpapatakbo doon kasi nagtitiwala ako sa kanya. Ganun lang po kasimple yan. Kaya natandaan niyo yung mga bata. Ganun din niya, kunwari, sa bahay, ikaw yung panganay, gusto niya walang mabubukulan sa mga kapatid mo. Pag ganun ka, ikaw yung panganay, as long as nangyayari yun, tuwan-tuwa sa yung magulang mo. Amen? Ikaw yung tagaluto, wala, hindi ko naisipin yung tagaluto. Yung pagkain, I mean. Okay, di ba naalala niyo si Pharaoh, tsaka sorry, si Potiphar, ganun din siya kay Joseph. So, yun lang yung the king have no damage. Ibig sabihin, bahala na kayo dyan. Okay, gusto ko na lang, wala na ang gagawin, hanggat maaari. Anyway, then this Daniel was preferred above the presidents and princes. So, si Daniel talaga yung, pag sinabi preferred, magaling. Siya yung gustong-gusto ng hari. So ano sinasabi sa atin niya, kahit nasa foreign land tayo, kahit ikaw ay nasa company na si Raulo na rin, hindi naman, pero wala kang choice, andun ka, gawin mo lang yung dapat mong gawin, okay yun sa Diyos. Amen? At pwede mangyari na ikaw ay kanilang katuwaan, kasiyahan, kasi ginagawa mo nang yung dama. Okay? Ganun po yan. Yan ang lesson dyan eh. Bakit daw? Kasi an excellent spirit was in him. Sa palagay niyo, ano spirit yun? Spirito ng Diyos, no? And wisdom. Kahit andun siya sa foreign land, alam niya yung gagawin niya. At kung paano siya gagamitin ng Diyos. At ilang beses na nga siya ginamit ng Diyos, di ba? Sa previous kingdom. So ngayon, gagamitin ulit siya. And the king taught to set him over the whole realm. So ganun siya atinde, no? Para si Joseph na naman. Di ba? So pinakamataas na si Joseph, except si Pharaoh. Di ganun din dito. Kasi nga, sobrang galing. So yun ang lesson daw mga people, mangarap kayo ng mataas. Pwede po mangyari. Huwag nyo lang kakalimutan yung talagang commitment sa Diyos kung sa kayo nagaling. Then the president of princess sought to find occasion. So yun na, ganun pala yun. Pag ikaw yung nagtatagumpay, anong kasunod madalas? Lahat ba ng tao matutuwa? Unfortunately, hindi. Sana oo, pero hindi ganun. Kaya aasahan mo na yan, especially mga Kristiyano. Kahit di ka pa Kristiyano eh. Pero lalo na pag Kristiyano ka, easy target ka sa mga tao, especially mga wicked people. Ang init ng mata sa yun yan. Kaya expect mo na yan, maging wise ka para si David. Ganun din ginawa niya eh. Inanoint siya na magiging hari. Tapos syempre, hindi naman sangayon lahat ng tao. Anong gagawin mo?
Kaya nag-iingat siya doon at nangyari naman. So, yan. So, may mga nainggit na sabi, so to find occasion, hinahanapan si Daniel ngayon ng okasyon. Ibig sabihin, mga pagkakataon na makitaan siya ng mali. Problema nila dahil matindi talaga si Daniel, magaling, matalino, masipag, walang makita. Kasi ganun eh. Sabihin, oy, late. Hindi siya late. Mali yung ginawa, hindi mali yung ginagawa niya. Tama. Wala silang makita. Eh sabi dito, bakit daw kasi siya ay matapat? Kaya tandaan niyo lagi yung term na yan. Sa iba, hindi nila yung sabihin yan eh. Ako sa church ko lang dinaintindihan niya ang ibig sabihin niyan. Kasi sa labas, yung pagpapakatapat, may halo lagi yun eh. Para sa kanila, yung magaling, basta hindi mahuhuli, ganyan. Pwede mong hanapan ng ano, pwede mong dagdagan ng kalokohan, huwag lang mahuhuli. Sa atin, hindi tayo ganun. Talagang faithful, ibig sabihin kung anong dapat, yun yung gagawin. Kaya walang makitang mali sa kanya. O, paano na yan? So, anong gagawin ng mga sinaulo pag walang makita sa'yo? Wala talagang walang mali. Gagawang ka nang iseset up ka, sinasabi, no? So, ganun ginawa kay Daniel. Binibisa ko lang, ha? So, ngayon, sabi dito, nalaman nila na wala tayong makikitang mali dito except against concerning the law of his God. So, religious na. So, supposedly, kahit sa workplace, wala dapat kinalaman niya. Wala silang pakialamanan dyan kung sino sambahin mo. Pero dahil pinapakialaman nila, it shows us na wala silang makita at ganun din tayong mangyayari sa atin. Pag ikaw ay gusto ka talaga i-persecute, wala kang ginagawang mali, hahanapan ka niyan patungkol dito. So, ano ba yung mga makalimutan si... Marami yung ano eh. Pero naalala ko naman si Obama. Hindi na magaling si Obama, pero still, may mga nainggit sa kanya. Di ba? Ano yun eh. Si Obama yung matay sa isang Christian church. Kahit paano, Christian niya, kahit paano. May mga matinong turo yan, di ba? So, sa kanila, parang tayo, nire-record natin yung ating ano. So, may ibang tao na hinahanapan siya ng mali, walang makitang mali sa kanya. Siguro meron yun, pero... ang hinanapan yung pastor niya. So, may sinasabi nga yung pastor niya, syempre, against sa mga maraming bagay, di ba? So, kinonfront kayo si Obama. Ay, ganito pala yung pastor mo, eh. Kunwari na lang sa mga bakla. Hindi ko malalo yung, ano eh, maraming issue. Pero, sabi ng pastor mo daw, mga bakla, dapat sa impyerno. Eh, si Obama, political, ano yan, di ba? Question. Sabi niya, hindi, mali siya dun. Sabi niya, mali yung pastor ko dun. Actually, nag-sorry ako sa inyo kasi mali. Pero yung ginawa niya, compromise, di ba? So, anyway, ganun po yan ang labanan sa panahon natin ngayon. So, kung matalino ka at neutral ka, kahit hindi ka mananampalataya, dapat alam mong na mali yun. Pero dito, wala silang ibang makita, so, dinamay nila ang Diyos. Then the presidents and princes assembled together with the king and said to him. So, yan na. So, nagkuntsabahan na, tawag dyan, conspiracy. At talaga nasa isip ko ngayon yung ano, pandemic eh. Wala akong may pakita na contemporary ano natin, no? Illustration, hindi yan. So, ibig bang sabihin, nagkaisa ang World Health Organization, Department of Health, at ilang doktor. Ibig sabihin ba nun? Tama sila? Dito po, halos lahat sila. Si Daniel lang kalaban nila. Wala nang pakialam yung iba sa Diyos ni Daniel. So, kahit hindi sila galit na galit kay Daniel, yung iba galit, yung iba hindi masyado, iba walang pakialam. Nagkaisa sila. So, wala na tayong pakialam dun eh. At kung bumaba yun, kahit magaling yun, tayong papalit. Ganyan po yan, inggitan. Kaya nag-consult daw sila. At actually, may kasinungalingan dito kasi sabi, all the presidents, obviously, si Daniel ay the first of the president. Dapat di siya mag-agree dyan. So, may kasinungalingan. Nakita niyo ba? So, may kasinungalingan. At nagpasa sila ng batas. Na, ito yung sinatagong stupid law. Walang kakwenta-kwenta, hindi natin kailangan to, pero nagpasa sila. Ba't ganon? Inggit lang. Pag may nakita daw na ibang may nag-pray, or sabi dyan, as a petition of any God, save the Diyos ba si Darius? Hindi naman. Pero dahil nga, minsan ganyan ang umikilos ang politika. Pag parang, uy, okay, may tataas ako dyan. Ha. Hindi nyo naisip mali yun, stupid law. Parang may dadagdag sa kanila at lalo pag marami nag-resist, makakasama sa kanila yun. Hindi nila inisip yun, sige, mukhang okay yan. Mapakain sa Leon, sure, walang.
Ibig sabihin, minadali. Parang may mga pinasa daw ngayon, ni dati kay Arroyo, ganun din. May mga midnight appointments. Ganun din si Duterte. Kaya sabi, now King, stop the thing. Ganyan na, pirmahan mo na yan and sign the writing. Para hindi na mabago. Isa pa yan. Yan gusto ko yung point dito, ha? Ang batas ba? Final na yan. Final bang batas? Ha? Pag napirmahan. Depende ang sagot, no? Depende kaninong batas ba. At also, pag batas na dyan, syempre, final yan. Pero minsan, di nang sinusunod, di ba? Pero dapat yun ang pinaka. Ngayon, yung batas ng tao, tama rin yung pag napirma, ang final na, pero hindi pa rin. Anong batas ang di na bago na? Ngayon nga, yung lalaki't babae, lalaki't lalaki, pinabakasal na sa mga, sa states, di ba? Malaking kalokohan, nabago. So, hindi dapat, pero nabago yan. So, kaya nag-a-appeal lang sa kanila dyan, nag-a-appeal sila sa Medes or Persia, yung tatay, hindi nagbabago yung batas natin eh. Kapapasa mo nga lang yan eh. Ibig sabihin, hindi rin yung permanente. So, gusto kong makita natin dito yung kayabangan ng mga tao nasa posisyon. Amen? Tapos, ang tinatarget lang nila, specific na tao, wala namang ginawa sa kanilang mali. Matindi, di ba? So, ang daming lesson kasi dito eh. Kaya yun lang na napilit nila na nasa batas na ngayon. Si Daniel, marunong yan, nakikinig yan ng daily news, saka ng meet. Alam niya, naipasa na. So matatakot ba siya ngayon? Alam na natin hindi. Kaya nga ang ating title, Dare to Defy the Stupid Laws. Alam niyo, stupid law yun, walang kwenta, hindi niya dapat sundin, mas dapat niya sundin ang batas ng kanyang Diyos. So kahit naipasa pa sa kingdom na yan, napakailam dyan. Amen? Amen? So parang ganun ginawa natin, napasa itong issue. Actually, di pa nga batas yung ano yun, IATF, di ba? Mandatory vaccine. Hindi pa nga nagpasa yun eh. So iba, yung ibang pastor, natakot na. Eh di tayo mga pag-SM. Eh di wag. Di tayo mga, lilipas din yan. Ngayon, dami nang bumabaliktad sa kanila. Kaya nga ako, kaya kahit nakakasal na, hindi ako madalas sa Facebook before the pandemic, ha? Napansin nyo ba yon? Hindi ko pinopost kung saan ako kumain. At anong bagong hairdo ko today? Hindi ako nag-o... Kaya napilitan ako kasi nakaka-ano eh, ang daming naloko. Amen? Tapos kasi, ano bang kapalit nun? Pag sila'y nabakunahan, tapos experimental. Hindi naman matay yung iba, pastor. Yung iba, paano? Sa medyo may parallel dito talaga eh. Anong mangyayari kay Daniel pag hindi siya sumamba? Una, walang kwenta yung batas. Walang positive effects sa bansa nila. Hindi kayabangan kung sino itong mga to. Ganun din yung mga yan eh. Pauna niya sa confirmation saka sa appreciation ni Bill Gates. Maniwala kayo sa hindi, yun talaga yun. Sorry. Kahit sabihin nila, ay, Bill Gates na naman walang meron. Gusto nyo, i-ano natin dito? Minsan, ewan kung saan ko ituturo yan. Pero, iba doon sinare ko na sa inyo. Siya yung nasa likod niyan lahat. Siya yung nagpondo, siya yung nagplano. At ngayon, ako po, by the way, ako yung sinusundan ko si Bill Gates. Ako yung insider ni Bill Gates. Okay? Meron kasi siyang ganun eh. Ang pinaplano niya ngayon, how to prepare for the next pandemic. Hindi. Anyway, the stupid law. Supposedly tayo, kung nag-iisip tayo, hindi tayo sumunod doon. Nagtanong muna tayo, anong pwede pang mangyari sa amin pag nagbabakuna? At una, kailangan ba yan? Una, kailangan ba yan? Tingnan mo yung figures, hindi natin kailangan yan. Lahat, halos, ng mga healthy individual, hindi kailangan mag-hospital, nakaka-recover. Okay, at yung mga namamatay sa COVID daw, kasi nga, ang batayan lang naman yung PCR test. So, pag namatay ka, sabi ko, namatay ka sa COVID kasi tinest ka. Eh, yung mismong testing, hindi reliable. Paano yun? So, kung mamatay ka sa liver, kung ano mong cancer yan, may COVID ka dahil tinest kita, COVID. So, ganun po yung pag tinignan nyo. So, ibig sabihin ko lang, dinoktor po lahat yan. Ganun ang ginawa dito, di ba? Dinoktor nila eh. Kasi ganito po yan, ang batas pinapasa para matulungan yung bayan. Okay, may problema ka, gusto mo solusyonan to. So, magpapasa ka ng batas para masolusyonan ito. At pag pinasa mo ito, matutulungan, masolusyonan ito. Kasi yun yung, ang dahilan nila dito, targetin isang tao.
Eh, sa pandemic, basta, so yung target nila dyan, pera, either pera or control. Ganun po yun. Men, power. Kaya ngayon, yung iba, nakikiusap kay Duterte, pwede ba yung probinsya namin, i-ano mo na? Nakikiusap. Yung mga teacher, nakikiusap. Pwede ba, ano, hindi, ano, delikado eh. Pero may campaign ako dyan, ha. Makakampanya kami dyan. Okay lang sa kanila. Nakita nyo ba yung ginagawa nila? Nilalagay nila sa kanila yung control. Parang mga pastor din na loko-loko yan. Tsaka mga kulto. Kaligtasan daw, dapat member ka nila. Pag naniwala ko daw, kanina na yung power. Sige nga, nasa kanila na. Yung mga nagmamarunong, kunwari sa Greek, mali daw yung King James. Ako lang nakakaintindi niya kasi marunong ako mag-Greek. Wala ka rin na yung power ngayon. Nasa kanya na. Kasi hindi niyo maintindihan yan. Ako, ganito ang ibig sabihin niya. No? Sige, magtiwala kayo sa akin. So sana nakikita niyo. It's all about control. Kaya dapat hindi tayo ganun. Hindi tayo magtiwala sa mga to. Tingnan niyo kung ano yung ginagawa nila problema, kung saan anong mausolusyon. Kung wala, kung questionable, huwag ka. Huwag kang magko-comply. Amen? At especially, dito ano yung endangered? Sa atin, lockdown lang. Tsaka, alam mo na, hindi sa mall. Pero dito, ang endangered, buhay nyo. Ganon din tayo, kunwari, buhay nyo, mamatay. Hindi naman eh. Ayaw nyo ah. Kasi, we care for you. Ayaw namin mahawa kayo at mamatay sa COVID ah. Gusto yun ang gusto ko, kunwari. Sila. Kaya, ila-lockdown namin kayo hanggat magutom kayo, wala kayo ng trabaho. Does it make sense? Stupid, di ba? Napasok ko na naman eh. So anyway, ganun na ganun to. Walang inalaman sa batas, pero pirmahan mo agad. Sige, pinirmahan. Pero dahil alam ni Daniel yun, loko-loko itong mga tayo, nainggit lang sa akin to eh. Sige, anong gagawin mo? You defy. Yung defy is, labanan mo. Kukulong kita. Subukan mo. Parang ganun. Ganyan tayo. Alam niyo, may mga Baptist ganyan talaga dati. Yung binana ka rin na pala yung libro. Okay. Tapos ka na? Okay. Next naman, ha? Maganda yun. Alam niyo, ganyan ang Baptist dati. At ngayon, dapat tayo nasa unahan yan. Pag may nakita tayo dito na discern natin, iloloko tayo ng mga to, ha? Okay, yung mga bakla, kung ano, tinatanggap na nila. Sa Bible, pinapatay ng Diyos yun. Mga witch, pinapatay. Kasi yung mga bakla ngayon, tatanggapin natin. Eh, pastor, may kilala kami. Ano, pakailan mo na? Hindi siya sabi ng salita ng Diyos. So, pag ganon, defy agad. Amen? Sabi ko dito, defy the stupid laws. Pag sinabi lang, bawal yung sabihan yung mga bakla ng bakla sila. Ano sabi ko sa kanila? Ganon sila eh. Example pa lang yan. Ganon din dito sa COVID. Sabi nila, pastor, wala rin. Pabakuna yung iba sa amin eh. So what? So kung kayo nagkamali, di kayo yung mali. Sasabihin ko pa rin dapat ko sabihin. Dapat ganun. Amen? So hindi naman natin dinado yung nagpabakuna, naloko lang sila. Still, at least, hindi na ulit. Diba? Hindi na ulit maloko. So ganun din sa mga bakla. Ay, naniwala ako. May kaibigan na akong bakla ngayon eh. Narinig mo ngayon totoo ngayon. Ano gagawin mo? Magde-decide ka. So dapat hindi na. Kung dati may kaibigan ganyan, iwanan mo na. Anong gagawin mo dyan? Diba? Ay, dati, suporta ako sa mga politiko. Ngayon, sabi ni Pastor, mga sinaulo pala pare-pareho. At nakita mo rin naman, binabayaran yung mga tao. Paramihan lang yung pera, eh. Display ng pera yung pag nakita nyo doon. Oy, 40,000. 400,000 nga doon yung isi. Ngayon, kinukontest. I-multiply mo na 1,000 yun. Yun ang pera ng politiko na yun. Amen? Amen? Basta hindi, hindi naman. Sumusuporta naman talaga yun eh. Niloko. Siguro yung iba doon, oo. Hindi nagpapabayad, pero karamihan doon. Really? Tsaka magkakaibigan din po yung mga yan. Maniwala kayo. Aba tayo dapat doon. So yan. So ang ginawa ni Daniel, alam niya. Mapapahamak siya sa kanyang gagawin. Pero yung tama yung gagawin niya, mapapayaan Diyos niya pag pinabayaan niya yung Diyos niya, Lord, ito mo naman, hindi ako makapag-SM. O, paano yan? Lord, edi, saka na lang ako, magdadasal ako, Lord, isasarado ko lahat ng bintana, tayo lang. Pwede naman yun, di ba? Pero hindi, sabi niya dito, binuksan niya pa yung, at bukas na talaga yung kanyang mga kwarto, at talagang nakita siya.
Pinakita niya talaga. Kasi wala siyang pakialam. Ganun din tayo dapat ngayon eh. Hindi naman ako supportahan sa vaccine, pero hindi din ako magsasalita ng masama doon. Eh, ganun. Eh, paano yung mga tao na loko na? Paano yan? This man, naalala ko to, yung mga, may mga kilala kong ganun, pastor, noong una, ganun na ganun, kung ano ako ngayon, ganun din sila. Maling-mali naman yun, ako tayo malalakdo, ba tayo mamandato, mali yan. Nung nagbago na sila, kasi naloko na sila, wala man lang sinabi, yun ang ano ko eh. Kahit papaano sana nagsabi na, kaya ako naman ginawa to kasi natakot. Wala man lang ganun eh. Babaliktarin ka pa. Ikaw pa yung mayabang. Samantalang ganun na ganun din sinasabi niya noong una. Ano nangyari? Okay, anyway. Then this man assembled, found Daniel praying and making supplication. So yun na nga, nakita niya. Nakita niya tayo. Sa araw, makikita rin tayo. And hindi nyo tayo nagpapansin. Pero dumating yung panahon na yun, ang gagawin natin. Tuloy lang. Amen? Then they came near, spake before the king. So yun na nga, sinumbong, sumbong. Yun na yun. Inulit pa, yung mga case yung kayabangan nila. No? Hindi nagbabago yung batas natin. Ha? Stupid laws. Hindi nagbabago. Mali ka, mali ka. At yun na nga, sinumbong na. So napansin nyo, talagang pinagtanuhan si Daniel. So ito yung pansinin nyo kasi nga si Darius, siya rin nag-appoint kay Daniel, alam niya maayos na tao to. Kaya ngayon, nagkamali siya, ang problema sa kanya, mayabang din. Eh, pinilmahan niya yun eh. Kahit na, kung mali ako, paano? Mali ako eh. Pero dahil mayabang din siya, bahala, mamatay na si Daniel, walang kinalaman, di ba? Parang Panginoong Jesus, parang si Pilato. Dahil yung mga tao, crucify him. Isang tao lang naman to, bahala na, kahit inosente. Ito niyan, kaya ako, sabi nga sa inyo, may mga pinaglalaban tayo, wala namang kinalaman dito. Pero kung inosente yan, walang ginawang masama yan, hindi dahil sa pagkakaibigan natin at mali tayo, hindi ko kukundina yung tama. Amen? Kahit hindi ko kilala ito, hindi ako kilala nito. Hindi pwede yun, hindi tama yun. Amen? Nakasunod po ba? So yan, so naasal sa sarili niya, sabi niya. Pero hindi mo kailangan maasal sa sarili mo. Kung naasal ka man, sana binago niya na. Pero sabi dito, he set his heart to Daniel to deliver. So, gumagawa rin siya ng paraan para mailigtas siya si Daniel. Kasi nga, mali eh. Ang problema, na-cover na. Yung mga technicalities, na-cover na nung kalaban. So, wala na rin siyang magawa. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Yung mga batas, sasakit sa ulo niyan. Niwala kayo. Yung politika, masakit sa ulo yan. Pero, may mga time na dapat yung mga yun yan, mga technicalities minsan, babaliwalay mo yan, as in, kahit batas pa yan, pag talagang maling-mali. Anyway, nagkataon na wala nagawa si Darius, so, nangyari, hindi ang pinala, hindi ang mga bago. So, talagang, parang kay Jesus din to eh. Talagang, minanipula ng mga kalaban, kahit hindi sila yung pinaka-leader, minanipula nila yung leader. So, kaya, ngayon na, the king commanded, they brought Daniel. So, bumaliktad na si king. Kasi, parang si Pilato, baliktad. Ang loyalty niya nasa sarili niya, no? Tsaka sa mga tao. So, hindi sa katotohanan. Amen? Anong gagawin mo pag yung katotohanan, baliktad na yung mga tao sa katotohanan? Kung natin, nagbutuhan na dito. San Mateo, lahat tayo, dapat babakuna na. For example, at mali yun. Anong gagawin mo? Tanungin mo kung saan ka nakadepende, saan ka, nasa ng loyalty mo, sa katotohanan, o sa tao, o sa may power, at sa takot mo, sarili mo, na hindi ka mapahamak. O sige, kahit alam umali yan, sige na lang. Mausubok mo tayo dyan. At minsan, actually, kaya hindi tayo nakakamit yung victory, kasi tatakot din tayo eh. Hindi mo pa nga alam anong mangyayari. Sinasabi nila, ganyan mangyayari, hindi ka makapag-SM. Okay? Pero ako napag-SM ako noon. Sinubukan ko. At least may mga natutunan ako noon. Nakita ko yung tao na hindi siya yung gwadya nga. Nalala niya yung nagpatuloy itong mga to. Kailangan ko ng gamot. Hindi, nananakit na, nagtetext na sa akin. Sabi ko doon sa gwadya, kailangan na po itong gamot. Kaya sa mga yung bakuna nyo. Hindi ko ginanon ha. Pero, sabihin ko lang, in-insist ko yung karapatan ko. Naintindihan nyo ba yun? At makikita mo sa tao eh, kung siya ay firm or hindi siya firm, kasi alam niya mali siya.
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag nag-insist kayo dyan, ito, soul winning na lang. Yan ang magandang ano eh. Yan ang lagi natin ginagawa, di ba? At consistent na. Sa palagay niyo, bakit yung ibang mga churches, mga pastor, nagtakot na dyan? Kasi pinakitaan lang yan ng ano, bakit mo kayo nagkakaroon dito? Katolikong, mga ginanon lang yan, natakot na eh. Hindi nila alam yun, tama. Hindi nila pinaglaban yung tama, natakot na sila. And therefore, pati tayo, sabihin nyo, hindi naman ganyan yan eh. Huwag mo nang gawin yan kasi ayaw nga nila eh. Ano ba yung totoo? Ano ba yung tama? Anong basihan mo sa decision mo dahil ayaw nila? No. Pag ganito kayo importante yung mga pag-desisyon, alamin mo ano yung tama, gawin mo. Regardless kung ano yung pananaw at paniniwala ng ibang tao. Again, kung sobrang lahat na sila ayaw, doon ka na sa next. Pero hanggat pwede pa yan, at hindi ka naman sigurado, katulad sa bakuna na yan, ang daming ayaw dyan eh. Diba? Wala pa halos ako nakitang ano eh. Naggusto niya, tapos pag kinausap mo, tapos, hindi, yung pa rin ang tama. Wala pa, at least yung harapan, wala. Ayaw nila dyan. At ganun din I believe dito, walang kwentang batas to. Kung nakipaglaban lang yung iba dyan, eh paano yung may mga kanya-kanya din may mga Diyos dito, kahit hindi totoong Diyos? Ba't din sila lumaban? Still, kung nasa tunay ka, dapat may paglaban ka, okay? So anyway, alam na natin yung nangyari dito. Nakakatawa pa yung hari dito, di ba? Kasi balimbing, parang si Pilato. Okay? O sige, tapo na yan! Daniel, liligtas ka ng Diyos mo. Parang, tumulong ka pala. Parang ganyan din tayo minsan. Parang sinasabi ni James, kung natin, nakangailangan si Pamay ng ano, ay, kailangan ko po ng ano sana, makakain lang ngayon. Oh, sige, pray ka, mag-pray kita. Magandang dyan ha, bigyan muna, amen? Ngayon, yung mga namamalimos, iba pa yun, di pa kailangan-kailangan, no? Lalo yung kahapon, taba eh. Isang ano lang niya, kung kailangan niya lang magpabaho talaga, makakuha yun. Kaya hindi natin binigyan. Iba yun ha. Kaya pag may pangailangan, nakita mo na, bigay mo na. Okay. So, and then, ito, mga technicalities na lang to, tsaka mga parallel to kay Jesus. Kung mapansin nyo, may mga signet, may seal, may stone. Pareho to eh. So, siya ay sinarado doon. Nakakatawa ng tumoto. Di mo na kailangan gawin yun. Tapo mo lang yun. Namaya, patay agad yan eh. But may pasilyo-silyo pa yan. I believe, ang pinaka-lesson sa atin yan, parang, pag nilagay mo yung silyo mo dyan, balik tayo sa vaccine na naman. Ibig sabihin, agree ka dyan. Amen? At kaya ginagawa yun, mga politika, pag yan, campaign period ngayon, di ba? May inindoso ng tag... Ba't mo kailangan sabihin yun? Sige nga, nilalagay mo yung stamp of approval mo doon. Ganun yun. At pag natalo rin yun, damay ka rin doon. Pag nanalo yun, damay ka rin doon. So tayo, saan tayo dapat madamay? Yung mga mababaw na sa politika, dapat wala. Di nga tayo na-involve dyan eh. Pero dito dapat, ganun tayo. Yung mga ipropose mo, yung mga susuportahan mo, ay, basta yun, dininiwala sa bakuna yan, huwag ka nang matin dyan. Masusubo kayo, amen? Ay, ganyan daw yung pasto mo, galit daw sa bakla yan, ha? Ay, ayoko na dyan. Ay, mga baptist, ganyan yan, ayoko na dyan. Masusubo kayo, amen? Nasa inyo yan. Kaya sila, talaga nag, sige, patayin yan, Daniel na yan, kahit inosente yan, napakailam. Anyway, itong pinaka, ano dito, si King, ha? Mapansin natin, alam niya, mali siya eh. So, anong ginagawa niya? So, nag-fasting pa. Oh, pinag-pray pa siya. Ano? Ikaw nga yung dapat na gano'n dun. Hindi ka naman nag-approve ba dun eh. Anyway, anong nire-represent nito? Ito yung nire-represent po nito. Ito yung mga Kristiyano, mga balimbing. Amen? Alam niyo ba, yung iba dyan, nakikiano rin sa atin. Alam nila, tama tayo eh. Kaya pag gano'n, pag-usapan gano'n, di makakapalag yun eh. Pero, balimbing sila, either tahimik na lang sila. Or nababalisa sila. Sana hindi naman sila, ano, sana hindi naman sila mapahamak. Pero sila, hindi sila kikilos, hindi sila mag-go against sa dapat silang alabanin, i-defy. Hindi, sunod sila dito, pero kunwari, naaawa ka rin. Nakakaawa ka naman, pero dapat wala ka dyan eh. Tulungan muna ako eh, wala akong magagawa eh. Nakita niyo yung balimbingan ito. So yun, kaya hindi na siya makatulog. Anyway, pinuntahan niya agad, alam natin yung kwento. Daniel! Lamentable po yan, ha? Lamentable. Ibig sabihin, Daniel, nandiyan ka pa ba?
Ang ganda nito, yun nga, siya ay naligtas, walang nangyari sa kanyang masama. At may binanggit pa siya dyan, my God has sent his angel. So dapat ganito pong pananampalataya natin, amen. Pag alam mo na sa tama ka, kung ligtas ka ng Diyos, salamat. Kung hindi, salamat pa rin, at least andun ka na. Kung saan man yan. Kung saan niya ilalagay. Amen. Kung kabatayan, syempre, ligtas ka, sa langit ka na. Ganun lang po, tiwala. At maganda dito, for as much as, as before him, innocency was found in me. Sa Tagalog, wala kang ginawang mali. Kahit pa dinify mo sila, iba ngayon, ganito eh. Ang standard nila, uy, huwag mo sabihin yung magagalit. So, therefore, dahil nagalit siya, mali ka. Tama ba yun? Hindi laging pag nagalit sila, mali ka. Hindi, yung iba kasi, sila yung maling mali. Kaya nagagalit sila sa tama. At pag nagalit sila sa tama, silang mali. Amen? So, huwag kayong papadala sa ganun. Sabihin na, ba't ka ba nagagalit? Tanungin mo. Pag ayaw na mag-explain, alam na nila yun, sila yung mali. Tayo, ganun tayo, alamin mo kung anong tama at mali. Ganyan yan, kahit sa, yan, pupunta kayo dito, tanongin kayo, ba't ka pupunta dyan, ha? Huwag galit ako. Patuloy ko tayo, kahit anong mangyari. Tanongin mo lang, bakit po natin kailangan maging Catholic? Diba? O bakit tayo ganyan? Malumanay ka lang kasi nasa tama ka. Sila yung kunwari galit, para ikaw yung mapuwersa, di ba? Kaya papadala dyan sa galit-galit. Ang artista yan, eh. So, pinaka ano mo dapat sa pagdesisyon, kung sasunod ka, hindi, tama ba o mali. Ganun yun ha, yung pinaka basis mo. Amen? Kaya yung title natin, Dare to Defy Stupid Laws. Alamin mo muna kung tama ba yung batas. Agree bang Diyos lang? Kung hindi, mag-go against ka doon, di ka masama. Amen? Pero alamin mo rin ang gusto. Ngayon, so, nung, uy, salamat din namatay. Nakita niyo yung kabalimbingan na yan. Itong mga to, pag maraming namatay dyan sa bakuna at hindi naman, ay, salamat, buti na lang, di ka nagpabakuna. Ay, sabi nila, yung mga nagpabakuna daw, yung dugo nyo medyo na ano, na iba. Hindi sigurado, kaya yung ibang doktor, tatanungin ka muna, magdo-donate ka ng dugo, nagpabakuna ka ba? Yes po, kailan? O, sige, hindi ka pwede mag-donate. So, sabi, may something's wrong, di ba? Kaya ngayon, magpapasalamat din bandang huli sa atin. Hindi ka nagpabakuna, okay. Ito, buti na lang, hindi ka nagpabakuna kasi nagkukuha na kami ng dugo. Ganyan siya. Si King Darius. Salamat na lang, hindi ako inosente sa dugo mo. Iloko-loko eh. Hindi ka lang, nanindigan ka lang, wala kang ganyan dapat na inaalala, di ba? Anyway, so yun na. Ano siya? Ngayon, nalaman niya na mali siya. Anong ginawa niya? Ito yung parang victory talaga. Ngayon, yung mga loko-loko, yun ang pinakain sa lion. At pansinin niyo kung gaano kagutom yung mga lion. Gutom na gutom yan. Hindi nga bumaba eh. Ubus. Parang mga pirana. Di ba? So talagang makikita natin na hindi lang sila, pati anak nila, pati asawa nila. Anong sabihin yan? Itong mga to, magkakadamay-damayan yan. Niwala kayo. Malakas ang loob niya ngayon. So sana, yun ang panalangin natin, may managot dyan. Amen? Kaso di ko alam, sa dingbox siya nga, walang nanagot. Alam niyo ba yun? Magaling tong mga to pagdating sa boxing kasi inaral na po nila yan. Pinotektahan sila ng waiver na pinirmahan nyo. Eh, namatay yung anak ko dahil sa bakuna, pumirma ka ng waiver. Makakalimutan yun. Walang nanagot po dun. Daming namatay mga bata. Alam niyo ba yun? Basa-basa. Walang pakialam yung mga yan sa atin. Anyway, then King Darius wrote unto all the people na yun. So, ito maganda naman dito. Dahil sa katapatan ni Daniel, ano nangyari? Una, nasalba siya. Pero pinakamaganda doon, laging team ng Bible yan eh. Ang Diyos ang itataas. Ganun po yan. Kahit tayo, mapahamak tayo kung anong gusto ng Diyos sa atin. So, madalas naman sa hindi, puprotektahan tayo ng Diyos. Kung ipahamak ka man ng Diyos, alam mo na, kung ano, namatay ka sa lion, still, nanindigan ka at may tataas pa rin ng Diyos. Pero lalo na to pag dineliver ka, anong gagawin mo? May tataas mo ang pangalan ng Diyos. Yung nangyari dito, kay Nebuchadnezzar, ganun din, di ba? Naalala nyo? So ngayon, ganun din kay Darius. Naglathala siya, parang pinablish niya si, ano, si Daniel. At kahit di siya ganun ka man ng palataya, siguro, hindi natin alam, still, naitaas ang Diyos. So nagkaroon siya ng publication, kung ano man yan, naitaas po ang Diyos dito. Kaya sabi dito, lahat kayo, matakot kayo sa Diyos ni Daniel. Okay, kasama si Daniel.
So ganyan po tayo, kaya malalaman nila totoo yung baptis at yung totoong baptis, ha, pag maayos tayo. Ngayon, binabastos tayo yung mga yan. Habi ko nga sa inyo, yung kausap ko nun. Ilan ba kayo dyan? Guro, mga 25. Lakas mga asal niya. Pero pag nalaman nila, ay, kayo pala yung ginagamit ng Diyos para maligtas yung mga taga San Mateo. Wow! Kami, wala kami kwenta. Yung pari nga namin, hindi alam, ligtas sila eh. Mahihiya yan. Eh, paano pag kinampihan tayo nung ano, parang dito, parang ito pa nangyari sa Alala, alam nyo pa nangyari sa Alala, yung mga baptist kasi nga ginagamit na yung baptist eh. Eh tayo, hindi ako, wala akong inaasahan mag-support sa atin kasi nga, ganyan to tayo eh, di ba? Para tayo ano eh, parang nang-aaway. Hindi tayo ganun. So, napakaliit na minority natin yung baptist, maliit na nga, tapos tayo, andito pa tayo. Sa dami ng baptist, andito pa tayo sa maliit na anti-ano tayo, Judaizer, ano pa tayo, anti-gay, anti- At yung mga, ano nga, hindi natin lubos ang kakampi lahat yan. So, pero, bakit tayo napabura? Naisip nyo ba yun? Ako din, naisip ko yun eh. Pero, sa Diyos na yun, talagang walang, ano eh, walang ibang dahilan. Amen? Ganun nangyari kay Daniel, ba't siya kakampihan ng Diyos? Isa lang siya naman sa maraming Hudyo, di ba? Kaya nagtapat siya eh. So, ngayon, siya ang ginamit ng Diyos at, ano, ang Diyos ay nataas. Kasama siya, pero ang Diyos ay naitaas. Kasi si Daniel, mamatay lang si Daniel eh. Pero ganun din tayo, pero still ang naitaas. So, dinescribe dito ang Diyos na totoo. Maganda to eh. Tingnan natin yung mga katangian ng tunay na Diyos. Una is a living God, di siya yung kinuukit. Okay, hindi siya idol, ano pa. Steadfast forever, nananatili. Matibay. Yung kanyang kingdom, di naisira. Okay, nag-refer yan kay Jesus. His dominion shall be even unto the end. Ganun din. Di na wawala na. He delivered and rescued it. Tagapagligtas. Amen? And he worked signs and wonders in heaven and in earth. What delivered din yun. So, matindi yung wonders niya. Hindi pwedeng gayahin ng mga magician. Amen? Masaya na tayo natapos. So, Daniel prospered in the reign of Darius and the reign of Cyrus Persian. So, sino yung Darius? Hari na Medes. Si Cyrus, ganun din. So, parang siya yung panalo, di ba? Parang ikukumpara mo dito yan sa mga bayan. Ang sabi nila, kahit sino pang male dyan, minsan ang panalo dyan yung mga kurala, ikaw, businessman ka lang, maayos yung business mo. Kahit sinong usong politiko, maayos ka pa rin. Amen? Ganun din tayo. Kung maayos ka ng church, puprotektahan ka ng Diyos, gawin mo yung dapat mong gawin. Yan, maglalaban-laban din yan eh. Na ano yung kay Jehoshaphat? Di ba, kanina? Mamatay din yung mga hari na yan eh. Pero pag ikaw ay katulad ng mga nanatiling remnant sa Juda, ligtas ka. Okay? Ang daming mga hari, pero yung mga natira na pinabura ng Diyos dahil sila yung obedient, ligtas sila at maayos. So sana ganun tayo. Amen? Sinong takot sa batas ni Duterte dito? Ayan. Yung mga tama, sundin natin, amen, at pasalamat natin. Pero pag talagang tinatarget yung di naman tama, di pwede yan. Amen? So, priority natin ang salita ng Diyos. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa aming message ngayon. Maraming salamat po sa katangian, especially testimony ni Daniel, kanyang pag-defy, Panginoon. Nakita na yun, napakalinaw. Nakakatakot din po, naintindihan po namin ang katayuan ni Daniel, even sa amin ngayon. Pero, dahil alam niyang tama siya, doon siya'y nanandigan, ito ang gusto ng Panginoon, na tayo'y manindigan sa tama. Panginoon, I pray na matutunan namin yung lesson dito. Mangyayari at mangyayari sa amin yan, but I pray na gawin namin ang tama. At manindigan sa tama. Kung pinagbabantahan kami, Panginoon, nakita namin deliverance ni Daniel ito, napakaganda, napakapangyarihan. At ang inyong batas ay hindi nagbabago, doon lang kami magtiwala, Panginoon. So, ganoon din po, Lord, ang paglago ng mga kabataan dito, mga pattern namin, ni Daniel, Panginoon. Ito ba nagtatapos yung mga kwento about Daniel? So, I pray na nakuha namin lahat, kayo ng mga kaibigan, sila inspiration namin, Panginoon, at kayo din po, Lord, dinideliver niyo ang inyong mga lingkod, even sa mga kapamakan, Panginoon. Nila po, Lord, papatuloy ang church, Panginoon, sa inyong paggabay.
May pa kaming pagdadaanan. And as a nation din, ganun din po, Lord. So I pray na kayo pumataas until you come again. Nawa, kayo po'y masumpungan nyo nagtatapat sa inyong ubasan, Panginoon. So ilang po, Lord, kayo po malalati. In Jesus' name, pray.